Marami din nagtatanong na sabi nila patayin daw nila ng gabi yung kanilang refrigerator tapos bubuksan daw nila ng umaga. So, makakatipid nga ba tayo sa kuryente? Para sa akin, so, welcome back mga ka-TV. So, welcome back dito sa J4TV. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos at tips na aking binabahagi dito sa aking channel. So, video na ito is magsasagot tayo ng apat na tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating channel. So, huwag na natin itong patagalin guys. Tara, simulan na natin. Una natin na tanong is mula ito kay Rachel Uy. Sabi niya, Sir, okay lang ba patayin sa gabi ang ref? Wala masyadong laman. Open ko na lang ulit sa umaga. Di na makapag-imbak sa mahal ng mga bilihin. Direct cooling po. Thank you po. So, shout out sa iyo, Rachel Uy. No? So, ang tinatanong kasi dito ni Ma'am Rachel, is sabi niya, tinatanong niya kung pwede daw bang patayin ng gabi at paandarin niya ito ng umaga, no? So, makakatipid ba talaga sa konsumo ng kuryente? Marami din nagtatanong na sabi nila patayin daw nila ng gabi yung kanilang refrigerator tapos bubuksan daw nila ng umaga. So, makakatipid nga ba tayo sa kuryente, no? So, para sa akin is hindi, no? So, bakit ko nasabing hindi? Dahil ang refrigerator natin guys, kahit man nakasaksak yan ng 24 hours or magdamag, hindi naman aandar yan ng magdamag or 24 hours. So pag halimbawa kasi pinatay mo ng gabi, so matutunaw at magdi-defrost yung mga naipon na mga yelo doon, doon sa ating freezer. So ang mangyayari nun is pag binuksan natin ng kinabukasan, so aandar na naman at pupunuin niya na naman yung freezer natin ng lamig or yung yelo. So mas maganda na i-recommend ko na lang sa inyo na huwag niyo na lang patayin, no? So tinatanong kasi dito ni Ma'am Rachel na sabi niya konti lang daw yung nilagay niya doon. So i-adjust mo na lang yung thermostat o yung control ng temperature. So pagka konti lang yung nilagay mo doon, is i-adjust mo lang sa medium or low yung thermostat. So, pagka na-reach niya naman yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa lamig, dun sa ating freezer, is mag-automatic na namamatay naman yung ating compressor. So, dun pa lang, nakakatipid na tayo ng konsumo ng kuryente, lalong-lalo na pagka hindi tayo bukas ng bukas nung ating tingpinto, nung ating refrigerator. So, mas maganda na huwag mo na lang patayin, i-adjust mo na lang yung thermostat or yung temperature control. Kasi pagka pinatay mo ng gabi, pag binuksan mo ng umaga, aandar at aandar yung compressor. Doon naman tayo kakainin ng malaki sa konsumo ng kuryente. So, mas maganda na huwag mo na lang patayin, no? At para hindi aandar at aandar, no? Compressor natin or yung refrigerator natin kinabukasan. Pagka hindi natin pinatay ng gabi, magme-maintain lang naman ng lamig yan. So, mine-maintain niya lang yung cooling capacity ng ating refrigerator para pagka na-reach niya na yung lamig, namamatay ng kusa yan. So, kung mapapansin nyo, is biglang namamatay ng 3 minutes, 5 minutes yung ating compressor. Depende kung hindi tayo bukas ng bukas. So, huwag mo na lang patayin Ma'am Rachel para mas makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. I-adjust mo na lang yung thermostat o yung temperature control. So, mapunta tayo sa pangalawa na question guys. So, sa pangalawang question mula ito kay Jan Paulo de la Cruz. Sabi niya, normal po ba na kapag bagong saksak ang ref, 2 to 3 days bago magyelo ang ginawa naming yelo sa freezer? So, shout out sa iyo, Jan Paulo. No? So, tignan mo kung ano naman yung refrigerator mo. So, meron kasing dalawang refrigerator. Ito yung direct cooling at ito yung no frost. No? So, tignan mo kung no frost ba yan or direct cooling. No? So, pagka direct cooling, half day lang, makakagawa ka na ng yelo dahil ito yung direct cooling. Ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. No? So, pagka no frost, aabot talaga yan ng isang araw, dalawang araw, o tatlong araw pa nga bago makabuo ng isang yelo dun sa ating freezer. Dahil nga no frost, frost-free na siya. So, daily, nagdi-defrost yan. No? So, ang kagandahan kasi ng no frost is automatic na nagdi-defrost yan. So, pagka gusto mo na gumawa ng yelo, is mas maganda na bilhin nyo na yung direct cooling. So, pwede nyong pang bahay, pang tindahan,
panggawa ng yelo. So ito yung kumakapal yung yelo. Lagi nating tatandaan guys, no? May difference yung dalawang refrigerator, ito yung direct cooling at ito yung no frost, no? So pagka refrigerator mo is direct cooling, mas mabilis magpalamig at mas mabilis magpatigas ng yelo. Pero pag ang refrigerator mo on no frost, mas matagal siya na gumawa ng yelo or magpatigas ng yelo dahil ito ay may motor fan or yung fan na nagpapalamig dun sa ating freezer. So ang isuggest ko sa inyo, kung gusto nyong gumawa ng yelo, mag-direct cooling kayo para mas mabilis na gumawa ng yelo. So mapunta tayo sa pangatlo na question guys. So sa pangatlong question natin mula ito kay Michael Estapia. Sabi niya, Sir, ano po magandang gamitin na ref, no frost or direct cooling? So shout out sa iyo Sir Michael. So eto, kung hindi pa kayo familiar sa mga iba't ibang klase ng refrigerator, maraming mga klase ng refrigerator, no? Pero itong direct cooling at no frost ay i-discuss ko na lang at bibigyan ko na rin kayo ng tips sa pagbili ng refrigerator, lalong-lalo na pagka wala pa kayong idea, no? Unahin natin itong direct cooling, guys. Ang direct cooling, maganda ito sa pangbahay, sa pangtindahan, pang-business, no? So, gagawa ka ng yelo, so maganda rin siya. Kasi itong direct cooling, ito yung sabi ko sa question number 2, na sabi ko, ito yung kumakapal, yung yelo. So, ito yung magandang pang-business. Yun nga lang, ito yung tinatawag na manual defrosting, no? So, pagka pangtindahan mo ito, so kailangan mong i-manual or tanggalin yung dumikit na yelo dun sa ating refrigerator. So, kung ikaw ay pangbahay mo lang naman at pang personal mo lang, pang gamitin mo lang ito sa personal na family nyo, is mas maganda mag no frost kayo. Bukod sa inverter na siya, is makakatipid na kayo sa konsumo ng kuryente. The same time, hindi na kayo mag-defrost ng manual or yung bakbakin nyo pa yung yelo dahil automatic na defrosting na siya. So, ito yung tinatawag natin na frost-free or yung no-frost, no? So, maganda ito sa mga pangbahay, pang-personal lang. Pero pag pangtindahan mo, is mas maganda na gumamit ka na lang ng direct cooling, no? So, mas mabilis kasing gumawa ng yelo at the same time, kumapal yung side ng ating refrigerator. So, mapunta tayo sa pang-apat na question, guys. So, sa last natin na question dito, ay mula ito kay Jerwin Apolinar. Sabi niya, Good PM po, bago lang po ref namin. Unang bukas po namin, dinig na dinig po yung motor niya. Tapos, umiinit po yung gilid. Makalipas ang ilang oras, bigla na lang po namatay yung motor. Normal lang po ba yun? So, shout out sa iyo, Jerwin Apolinar. So, ang tinatanong niya is, nung una daw na sinaksak niya, is umaandar at naririnig daw nila yung ugong ng kanyang motor, yung kanilang refrigerator at umiinit yung magkabilang side ng kanilang refrigerator. So, tinatanong niya, bakit daw biglang namatay, no? So, normal lang daw ba yun? So, Sir Jerwin, is normal lang yan dahil andyan na yung tinatawag natin na condenser, no? Yung magkabilang side. So, dyan umiinit. At the same time, merong kasing auto-sensor yan, no? Lahat ng refrigerator natin, merong auto-sensor yan na pag na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay doon sa loob ng refrigerator is nag-automatic na namamatay yung kanyang compressor. So doon yun yung nakikita at napapansin mo na biglang namamatay, no, yung refrigerator nyo at nagko-cool down yung side ng refrigerator. So normal lang yan Sir Jerwin, no? So magugulat ka pagka umandar yan ng diretso na 24 hours or 8 hours na walang patayan yan. Ibig sabihin pwedeng nasira yung sensor niya, no? Na mas maganda na i-check nyo rin yan. Pero yung refrigerator mo, Sir Jerwin, normal lang yan, no? Ibig sabihin, malamig na dun sa freezer, masesensor yung ating refrigerator is mag-automatic na namamatay naman yung ating compressor. So huwag ka mag-alala dyan dahil normal lang yan, no? Papansin kasi madaming nagko-comment na ganun yung parehas na problema dun sa refrigerator ni Sir Jerwin. So, kung ikaw ay gumagamit ng refrigerator, so yun lang naman yung titignan natin kung gumagana ito, is i-check mo kung umuugong or tumutunog yung motor ng refrigerator at kapain mo yung magkabilang side. No? So, kung umiinit yan, ibig sabihin, lumalamig na dun sa loob ng ating refrigerator.
Sir Jarwin, normal lang yan. Wala pong problema yung refrigerator nyo. Hanggang dito na lang itong video na to, guys. Sana meron na naman kayo napulot na tips at aral sa video na to. So kung ikaw ay may katanungan na tulad nito, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag nakita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking i-upload. So pag nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share at comment na rin kung ano yung mga gusto mo pang itanong para pagka nakita ko ay gawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat, guys. God bless. Peace.